Medyo balanse din naman kung isipin mo para sa side ng Blacklist dito. May Eve sila, meron din silang Franco. Franco for the pick-off and Eve para sa AOE. Pero ang dami mong pwedeng i-consider dito actually eh. Let's see ngayon kung paano laro maghabi ng panig to Euphoria Esports versus Blacklist International para sa ating game number 2 lamang ng isang puntos ang Euphoria. Oo, lamang na sila. So one win away na lang. See kung anong mangyayari. Haji will try and delay Vinogo pero mo matutuloy nyo pa rin. Lito Wonder battle ang mangyayari later on. Purple buff medyo uy, binibisita dun sa kabila ha. Binibisita ni Yoshino ha. Tapos si Yoshino, okay. Kinunahan niya pa eh. Kinuha niya yung maliit. Pansin mo yun? Kinuha niya yung maliit dun sa purple buff. So madedelay ng konti, konting-konti na golden XP difference para dito sa junglers. Ang ginawa ni Yoshino, kinuha niya lang yung maliit, out na siya. Hindi niya na kailangang i-delay o ano pa. Yeah, ganun naman. And actually, gusto ko siyang i-comment doon sa mga ganung galawan. No, dito natin masasabi na itong si Yoshino, eh hindi rin talaga basta-basta. Haji, with an iron hook na hindi tumama pero tinamaan siya ng Mystic Field. Lentik lang, walang gante. Flicker bibitawan niya dito. Ngayon, humahabol pa at pinagkakalmot ni Yoshino. Papapa-TP out si Haji. Mapipigilan yung panggugulo ni Haji for this time. Ngayon, Euphoria Esports balik uli sa kanilang trabaho. Kunin yung mga resources, even itong Crab Coin, Vinogo having the best time of his life dahil sa ginagawang mission ni Yoshino dito sa laban na to. Grabe yung ginagawa nila pero bahagyang kalamangan lang naman ang nakukuha ng Euphoria sa ngayon. Pero si Heads, papalag siya, Abyssal Strike. Papalagan niya ba? Pero mukhang hindi pa inakit lalo si Heads. Ginawa niya lang yon upang mag-survive doon sa 2v1 situation nila. Pero turtle umpisaan na ng Euphoria. Ngayon, tingnan natin kung kukontest nga ba si Wais. Medyo low ang kanyang HP knowing na nag-pryo siya ng orange buff. Pero ngayon, nag-counter at Inferno na si Vinogo. Hindi niya naaantayin pang makahabol ang Blacklist International. Objective wise, lamang ang Euphoria. Sila ang nakasecure dito ng pag-o. Ngayon, kung papansinin natin at titingnan, iisahin, yung layering of skills, eh, pwede nating makita talaga sa first part mo lang ng game, lalo na pag level 4 na itong magkabilang. Pero for sure, ang ipapriority nila dito is yung gold lane. Kasi very squishy nga naman itong si Shizu. Lalo na samahan mo pa ng isang Haji na mabilis lang naman ang pick off. No? Iron Hook, kapag kumonekta yan, ang laking tulong para dito sa side ng Blacklist International. Pero ito, ooh! Wise here, nagsa-struggle mula doon sa dami siya kanya bigay. But ang hook will connect. Mahuhuli din si Shizu, si Madam Lustrix, si Oh My V. Napakaganda na paglatag niya. Kaso nga lang, mayroong bawi dito si Vinogo. Wise, mabubuhay siya. Kaso ang naging sacrifice ng Blacklist would be Haji. Yon yung naging rason kung bakit nabuhay yung kanyang jungler. So as of the moment, Euphoria is leading. Kailangan na kailangan agad masolusyonan ng Blacklist to. Dahil ganito yung nangyari kanina sa early game ng game 1 nila. Na parang nung nahawakan na ng Euphoria, nahirapan sila bumawi. So better na yung Blacklist ngayon, mag-think na ng way kung paano sila makakahabol kagad-agad. Pero habang nangyayari yun, maganda pa rin naman yung ginagawa ni Blacklist, ng Blacklist dito. Specifically si Edward doon sa kanyang lane na isustain lang muna pansamantala. No? Yoshino, sobrang active pa rin eh. No, kung papansinin mo, hindi siya tumitigil dito. Hindi siya nag-standby eh. Lagi siyang may gagawin, lagi siyang may pupuntahan. And ngayon, yung bottom lane ang kanyang tinatambayan at babaakit naman muna siya dito sa may bandang gitna. Ibang klase to. Yoshino talaga yung nagiging key player ng Euphoria pagdating doon sa pagde-disrupt ng positioning ng Blacklist. Kasi pag nakita mo si Yoshino, may iisipin ka na pwede kayong guluhin eh. At pwede siyang kumuha ng kill eh. Kahit na roamer pa siya. So now, another free turtle for Euphoria. Ang ganda na naging ikot sila na hindi na nakakalapit pa yung Blacklist. Again, Ryujin God with a Dawning Light. Mababawasan at mababawasan niya. Poking the Queen. Nagiging mas effective yung ikot nila ngayon, Burrito. Magiging problema to later on pag si Shizu eh hindi pa nila makuha na ng kill. Kasi parang Beatrix na nito.
halos lahat naman ng marksman, pag sa umpisa ay hindi mo talaga nabibigyan o parang hindi mo naalagaan, parang kayang-kaya ka talagang baliktarin doon sa mga team fights. Alam naman natin yung damage na meron ang isang Irithel. Talagang pumuputok to pagdating sa mga team fights. Kayang-kaya niya talagang kumuha ng mga kills at pagdating ng damage. But now, Wise, kasama dito, yung kailangan na si OMID, makakatakas pa si Ryujin God with the help of that sprint. Mm. Ngayon, Yoshinu, nagpaparandam pa rin dito sa bottom. Actually, Haji, no, sobrang consistent nila, consistent nila, no, sa pagtambay dito sa good lane. Very crucial yung first 5 minutes. And ngayon, ay tatawid na sila. Heads and Edward naman, yung kanilang match-up. Sobrang ano din eh, no? Dito natin makikita yung laning stage, yung individual skills ng bawat players. And this time around, Euphoria ngayon, may konting lead ah, actually. May konting lead sila dito, pero for sure, ibabawi ang blacklist, pero may bakbaka dito sa may top lane. Edward versus two members ng Euphoria. Kaya lang doon sa may bandang gitna, nakahuli pala dito ang Blacklist International. Nabawian na nila si Ryujin God na kanina pa nang humulit. So now Euphoria, kailangan nilang pumuesto kagad-agad doon sa third ally. Kung hindi, malamang sa malamang Blacklist ang kukuha doon. Edward together with Wise on the top side. They have the advantage in terms of positioning doon sa turtle. Pero si Binogo, papasok na ba mag-isa? Pwede siyang ma-hook, pwede siyang mabigyan, wala siyang kasama. Pero ganun katapang si Binogo. Kahit wala akong kasama, kahit seeds lang, dalawa lang kami, titingnan pa rin namin at titingnan kung kaya namin kumontest. So now, it's Binogo against Wise. Kasama si Edward, kasama si OMID. Sama-sama na, mukhang 5v4 ang mangyayari since si Kiel or si Oheb ay nasa baba pa. So yung turtle fight na naman dito, mukhang mapupunta sa side yung advantage ng Euphoria. Kahit before talaga yung mangyayari, tutuloy. Na-steal pa ni Wise! What a steal! Hala. Coming in from Wise, akala ng Euphoria, kanila na. Tapos ang ganda pa, nagpagkakalatag ng real world manipulation upang mapilitang umuwi si Ryujin God. Now blacklist, sila nangal ulit, may hawak ng kakaunting kalamangan, around 100 gold lang yan. Hindi gaanong kalaki, pero ito na yung inaabangan nilang opportunity kanina pa. For Euphoria, kailangan nila mag-think of a way. Ngayon, sila naman yung mamang problema. Mm-hmm. Ngayon, maganda rin yung sinabi mo, no? Actually, Blacklist International, pinipilit nilang kontrolin na yung nagiging sitwasyon, and nagtatagumpay naman na sila dito. Yung skills din na paglapag no, ni Madam Lustrick dito or ni OMID is sobrang commendable kasi, again, right after nung pagkakuha nung turtle na yun, pwede mag-engage ang Euphoria, pero nung nilapag or nung nailatag yung reward manipulation, napa-atras sila. So magandang decision para dito, pero yung Euphoria ay papasok sa gitna. Dadamba dito, nandun yung Thunderclap, si Y isang may ipit, pinagkakalmot ni Yoshino, pero yung Dawning Light, walang kinonektahan habang si Ryuji naman ay pinauna na ng reward manipulation mula dito kay Venus. Basag yung Torre sa taas, unti-unting binabawi ng Blacklist lead na nahawakan ng Euphoria. Ito na nga yung ganti nilang gagawin at mas naging effective na yung rotation nila as of this moment. But Haji, mukhang mahahatak pabalik ng Palakol, pero si Yoshino tatamahan ng Iron Hook. The knockup will connect, pero mapapabakaway muna sila. Ang ganda ng Dawning Light kami ng Ryujin God. Si Haji atay may iwan, kaso nga lang may kagat, kaso may damage ka lang din mula doon sa kabila. Napalalim ata si Yoshino, masyado kanasanay. Yoshino dito ang babagsak, pero kapalit na nito ni Haji. Dalawang rovers ang babagsak, pero si Wise papalag pa ata. Euphoria, as of this moment, sila na ngayon ang medyo napapa-back away. Yung aggression na meron sila kanina ay unti-unting nawawala. At si Ryujin God dito, mauhuli pa ata. Pero pag dalawa laban sa isa mangyayari, mapapamagsak si Ryujin God, si OMID, kasama doon si Heads. With the assist on that 2v1 situation, Euphoria pa ang nakakuha ng kill. Tuloy-tuloy ang pag-abante. Basag na rin yung Torre dun sa may top lane. Euphoria Esports, slowly but surely, ginagapang nila paangat. Lamang na rin sila in terms of kill score. Pero this time, andon yung Dawning Light. Yung presensya ni Haji, nagpaparamdam pa rin din naman. Kiel dito or si Oheb, nakaka-invest ng item. Mind you guys, no, naka-weapon master ito. So mararamdaman at mararamdaman na yung damage. Pero ngayon yung Lord na sinisimulan, nasa half health na ito.
Haji, Madam Lustrick, and si Wise nandito na nga rin. Ngayon, bakbaka na nga! Nako, naikasa at nahuli. Nako po, mga kaibigan, itong si Wise, itatakas na nga rin lang Binogo Heads. I-re-reset nila yung Lord. Ngayon, si Edward naman, humahabol dun sa dalawa. May Falling Star mo siya ni Kaka sa Minakap mula doon sa mga tinik ni Wise. Pinoprotektahan pa rin nila itong gitnang tore. Tuloy-tuloy ang pag-abante ng Blacklist dito, mga kaibigan. Pero grabe yung depensa ng Euphoria. Hindi matatawaran. And this time, Blacklist International, re-reset sila rito. And yung Lord ay iiwasan na muna nila. Ngayon, ang Euphoria ay bumabawi na. Literal na same yung gold. Kung titingnan mo maigi, 30,000 silang dalawa as of this moment. Sobrang dikit na magiging laban ngayon. Si Heads ata low. Hindi enough yung Dawning Light na damage yung using God. At papapatumman na nila si Heads. And now, without the Diroth on this team matchup, pwedeng i-force ng Blacklist International yung pagkuha ng Lord, knowing na kulang yung kabila. Si Yoshi nung tatamaan dito ng knock-up, bibigyan nga ba nila? Pero mukhang may slow, meron naka-shotgun, pero hindi nila itutuloy pa. So now, Lord ata ang kanilang itatry kunin. Pero si Binogo nakapwesto pa rin. Pwede bigyan, the Iron Hook, coming in from Haji will connect. Yoshi nung dito nakapwesto lang din. Pero yung Lord ata, tuloy nilang kinukuha, the Dawning Light, coming in from the Yuji God. Big kagat, pauli dito! With that Falling Star mode coming from Edward! Oh my goodness! Yoshino and Shizu will fall down habang si Binogo naman dito ay tatakbo na. Apat laban sa isa, may real world manipulation pa. Naku po, nakuha man ng Euphoria yung Lord. Tatlo naman ang naging kapalit nito sa kanilang side. Blacklist International, ito yung gante ng naape sa game number 1. Pero maganda pa rin ha, na decision para si Euphoria na kunin yung Lord. Kasi medyo na egos naman na sila doon sa team fight. Nagkalat-kalat na rin sila, naipit si Binogo, even itong si Shizu doon sa naging team fight. So sinugal na lang ni Binogo, sabi niya, "Estric, kunin ko na lang tong Lord and okay lang na mamatay ako." So may mahaba pang oras na tatrabahuhin ng Blacklist International. Ngayon, hawak nila yung slight lead. Hindi pa naman nabasag yung mga importanteng turrets dito ng Euphoria. And this time, may konting kalamangan ng Blacklist. Pero control, again, hawak na to ng Blacklist ngayon. So, titingnan natin ang magiging diskarte ngayon ng Euphoria. Kasi ito na yung classic Blacklist International. Pasugod at sama-sama na. Dating sa late game, yung decision making and shot calling ni Venus ay hindi matatawaran. So yung Euphoria, kailangan nila tong pantayan. Literal, lang kailangan nga nilang higitan. Mahirap, pero kailangan. As of this moment, Yoshino will try and go for the detour. Under route, ang gagawin niya, iikot siya sa may madalikuran. Makakalmutin dito si Kiel. OM goes down. Si Heads lang ang kapalit. Habang ahabol na si Shizu. Grabe yung damage niya dito with the help of that sprint. Napakabilis lang natatakbo. Double kill para sa Iridel ni Shizu. May iwan dito sa Edward sa gitna. Kaso apat laban sa isa. Ahabol pa nga ba si Wise. Pero yung Falling Star mo niya ay patras na. Dawning Light will connect. Pasag po sa gitna ang magiging goal ng Euphoria. But now, mauhuli pa si Wise. Ang magtitira na lang ata dito ay si Edward. Dalawang story ang mababasag nila sa gitna. Pwede pang tumatlo. Let's see kung ano yung magiging desisyon dito ni Edward. Edward papasok with the Falling Star Moon. Ngayon, atrasan muna ang Euphoria. Alam nila na mababa in the time at buhay na si Haji. Same with Oheb. Pero kakagatin na ito, Kiel or Oheb na secure kill. Yoshino ay babagsak din the process. Dalawa para dito sa Euphoria. Ngayon, may reset na naman. Classic back and forth. Seesaw play. Ngayon, Blacklist ang may hawak uli ng momentum dito sa control ng laban. Masyadong na-excite ang Euphoria doon sa mga kills na nakuha nila na hindi na nila namalayan na sobrang bilis ng pala ng death.
Alzheimer's at naabutan pa sila ng blacklist. So now medyo delikado sila. Real world manipulation kami na from Oh My Being Shizu. Tatamaan pa ng Filipino Sniper! Makakabasag na ba sila dito ng editor internet at maging successful sila pero takuan na malala. Falling star mo si Link from Edward. Hahabol pa nila but 10 secures na kill. May iwan si Edward sa gitna pero andyan pa rin si Oh My Venus with the assist. But it's not enough to save Edward at si OMIV mapapatakbo na rin. Ngayon, delikado, pero si Wise ang makakakuha ng Lord! Naku po! Takbo muna dito ang side ng Blacklist International. Kulang sila, wala na rin si OMIV Venus dito, mga kaibigan. Ito na yung Lord. Pwede nila salubungin ito. May kids sila and may capability sila na abantihan ito. Ngayon, Wise at si Oheb. Nandun yung Dawning Light. Kalahati kagad yung buhay ni Oheb. Andito na rin si Haji. Dadamba, nandun na naman yung knock-up. Pero Iron Hook, hindi ko connecta. May pag-atras para sa side ng Euphoria Blacklist International. Masasabi ko na kahit nagkaroon ng lugyaan doon sa kill score, maganda pa rin ang kanila naging diskarte kasi nakuha nila yung Lord. Napabagal na naman yung pag-angat dito ng Euphoria. And masasabi natin na hindi pa rin tapos ang laban na to. Grabe, si Ryujin Godman! Winan, hit ng Dawning Light si Oh My V! Nagulat talaga ako doon na napasigaw ako dahil hindi mo i-expect na ganun na yung damage na kaya niyang i-deal. Even na pag tinamaan pa si Oheb dito ng Dawning Light, kailangan niya talaga mag-back away eh. And yung nagiging job ni Yoshino is habulin lang ng habulin itong si Oheb. But now Blacklist again in control of the map. Kompleto ang lang inhibitor turrets habang Euphoria ang basag sa gitna. So, at this point, masasabi natin may bahagyang kalamangan talaga yung Blacklist kasi may mga outer turrets pa sila natin pero doon sa top lane and bottom lane. So, kailangan hindi sila bumitaw dito at hindi na mangyari yung mga kanina kasi habang tumatagal yung laro, lalong tumatagal ang ating death timers. So, medyo crucial yung mga ganitong plays coming in from both teams. Pero patience is the key for Euphoria in Blacklist. Depensa mode ang Euphoria ngayon, Burrito. Pero kung titingnan natin, kahit sino pwede manalo dito. Sobrang dikit. Nasabi mo na kanina, seesaw game. Tsaka, isa pa sa mga kapansin-pansin dito, Ryujin God, nararamdaman na yung damage nung Dawning Light niya. Nakita natin kanina, halos 3/4 pa yung buhay ni Madam Lustrick. Tinamaan lang siya ng Dawning Light at bumagsak na siya. Same with Oheb, tinamaan ng Dawning Light, kalahati yung buhay. So, ito ay magiging critical para sa Blacklist International. Kailangan nila bantayan yung Dawning Light play mula kay Ryujin God. And laging ito na yung nagiging diskarte ngayon ng Euphoria. Sinisimulan nila sa Dawning Light, then tsaka sila mag-i-engage. Oo nga naman, kasi medyo pawas na kagad yung buhay dito ng Blacklist International. And magandang discarte yun para sa kanila. And sa ngayon, mababa na yung oras para mabuhay yung Lord. At pinaplano na ng Euphoria na pumuesto rito. Ito ang ginagawa nila. Hating kapatid for Euphoria Esports. Purple buff, bigay natin yan kay Ryujin God na may savior. Habang si Shizu naman ang kukuha ng orange buff. So, meron silang dalawang damage dealers dito aside doon sa jungler na merong retribution na grabe rin mag-sustain. So, for Blacklist International, kailangan muna nila makahuli dito ng isa with the help of Haji with those Iron Hook or pwede naman yung kagat niya. At least makakuha man lang muna sila ng isang pick-off bago sila lumaban dito ng palagan sa 5v5. Pero let's see, hindi tatama yung Dawning Light. Pero umaabot na tayo sa point na yung Dawning Light cooldown niya eh sobrang bilis na lang. Ooh! The sniper! Si Shizu nakaramdam! Ang katinon! Look at that runner! Yung Iron Hook hindi tumama dito sa pagkakataon na to. Nandito yung knock-up. Makunat na rin si Yoshino actually. No? Binogo! And yung apat na miyembro ng Euphoria pumipwesto na sa Lord. Sinisimula nila ito. Nasa 70 to 60% na yung buhay ng Lord. Apat na miyembro ng Blacklist ang nakaabante. Ngayon, si Oheb ang kanilang pinuntirya. Bumalik yung buhay, pero si Edward nandun sa likod. May pinaplano nga ata. At heads, dadamba na knock-up na yung Lord. Ay, nandito si Binogo, makakasecure noon. Retribution secured para kay Binogo. Atras na sila rito. Shizu, ninahabol pa rin ni Edward. Kailangang ma-slow. Andun yung pagsampal with the thunderclap. Edward, domination.
pinaparamdam. Pero nandun si Oh My V4, the follow-up. Shizu, bumalik na nga rin. Pero tower locking na. Oh, he play! Blacklist International ang makakasecure ng second game. Victory! Hindi patapos ang laban. Blacklist International, ginamit ang gulang sa laban na yon. Alam nilang merong minions on their side na pwedeng pumasok doon even though na nakuha ni Vinogo yung Lord. Hindi na nag-matter yon dahil sa shot call or yung decision ng buong team na tapusin na kagad-agad.